What's up sa inyo mga tol? Nandito na naman ako, RJE Vlogs. So bago natin simulan itong video na ito, gagawa ako ng bagong series na magre-review ako ng mga Lazada items na pwedeng tools, upgrade sa mga chikot, at kung ano-ano pa na tungkol sa mga sasakyan na galing sa Lazada. So alam naman natin ang Lazada nagbebenta ng kung ano-ano galing sa China o sa iba't ibang bansa na mura, cheap, sabihin natin may original, may clone, fake, or kahit ano na cheap products na binebenta nila. So ngayong araw, gabi na pala, ang i-review natin, ito yung pinakauna, ito yung pinakasikat na nakikita kong tools sa Lazada. Ito, ang Aiwa combination socket wrench set. So bali meron ako nito dati, ito yung pinakauna kong tools na nabili nung ako'y nagsisimula pa lang sa sasakyan. So, meron ako nito. Bumila ulit ako ng bago kasi masyadong maliliit yung mga ganito niya, mga socket niya. Nawala na yung akin. So, bumili na lang ako ng bago kasi napaka-useful nito sa kotse o sa mga motor, sa mga nagsisimula pa lang. Ito, sobrang mura nito kasi ang price niya ay nasa 250 pesos lang to 300. Depende na lang kung sinong seller ang bibilhan nyo. So, ang kinuhanan ko ng seller ay ito. Kasi siya may pinakamadaming reviews. So, i-review din natin to through video. So, unbox na natin. So, ganito siya dumating sa akin. Pero, syempre, meron pa isang plastic yung sa Lazada. So, hindi ko pa ito nabubuksan. Yan, sealed na sealed pa naman siya. So far naman, una laging tinatanong, pag bibili ka ng Lazada or magre-review ka ng Lazada, ayos ba yung pagkakaship sa kanya? So far naman, ayos yung pagkakaship sa kanya. Wala man siya mga bingot or kung anong sira. Then, ngayon, bago ko buksan, tingnan muna natin kung ano yung mga nasa loob niya. So, meron siya sa loob na 40 pieces na kung ano-ano. So, most of it ay yung mga socket niya. Meron siyang dalawang klase ng mga socket sa loob niya. Yung isa ay 1/4 at isang 3/8. Nahati siguro yung mga socket niya sa dalawang sukat, yung mas malaki at yung mas maliit. So, meron din siya yung ratcheting wrench mismo, tapos yung parang screwdriver na merong attachment para dito sa mga socket, para dun sa mga tight area. So, mamaya naman, i-video ko siya kung saan siya mga most effective yung sa mga tight spots na pinagagamitan ko sa kanya. Meron din siya mga extension, then kung ano-ano pa. So, buksan na natin siya. Chinin! So, sa box, meron, unang-una, meron na siyang case mismo. So, good shit yun. Then, buksan natin. You know, yun lang. Hindi maganda yung case niya kasi kang dagulo-gulo na agad. So, yan. Ito yung laman. So meron ditong dalawang klase nga. Yung isa ay mga millimeter yung mga unit niya. Yung isa naman, merong by inches. So, ito, makikita niyo yung pagkakaiba niya. Yan yung mm. Tapos meron ditong inches. So, para sa akin, mas trip ko yung mga millimeter kasi mas madali basahin kaysa dun sa mga inches. Simulan muna natin sa mismong ratcheting wrench niya. ASMR. So, dito, you get what you paid for, kumbaga nga. So, to close up natin. Yan. Mukhang okay naman yung quality niya. So, mukha naman siyang matibay. Ang only problem lang dito, kasi nga, cheap siya. Hindi siya nagawa ng quality. Pero, so far naman dun sa isang taon na paggamit ko sa kanya, mas una pang nasira yung mismong ratcheting wrench na mahal na binili ko kesa dito. So, ito, medyo meron siyang play dito. Ganun din yung una kong nabiling socket na ganito. Meron siyang play. Pero hindi naman siya naka-apekto dun sa performance niya. So, okay naman siya. Yan, na gumagana. Tapos, pag iibahin mo yung ikot niya, yan, dito lang siya. So, pag counterclockwise, pa-clockwise yung ikot,
Tapos pag pa clockwise naman ang ikot nung wrench mismo, pa counterclockwise yung ikot nito. Okay naman siya, mukha naman siyang matibay. Then, yun lang ang problema sa kanya, may konting play. Then, ito yung parang screwdriver. Nakalagay lang dito. Spinner handle. So, tawagin na lang natin itong screwdriver. So, dun sa isang taong ko na gamit to, yung una kong set, ito yung pangalawa. Ito yung mostly na ginagamit ko. Kasi, maganda to gamitin dun sa mga tight spot na hindi abot nito. So, ang problema lang dito, ito din yung unang nasira sa akin. So, nabali siya dito. Dito. Pero siguro dahil sobrang binubugbog ko na yung tools ko, kaya siguro ganun. So, pero kung mga minimal lang naman nagawa, yung mga hindi naman over torque na kakalasin or kakabit nyo, gagana siya. So, kaya din ako bumili nito dahil nito, ganda din nito. Useful siya sa mga tight spots. Lalo na din nga pala sa pag nag-iigting ka ng mga clamp, mga hose clamp, or kahit anong clamp, magagamit mo siya kasi meron ditong socket na papasok dun sa hose clamp. Ito yung mas madali gamitin kaysa dito. Then, meron din siyang extension na maliit. Yan. Okay naman siya, wala din ako naging problem. Wala naman akong ibang masasabi pa dito kasi extension lang naman to. Hindi naman siya nabali sa akin, okay naman siya. And, mukha naman siya matibay. At, hindi naman sa mukha, matibay talaga siya. So ito, hindi ko alam kung anong use nito. Siguro cover lang siguro or kung ano man. Hindi ko alam kung para saan to. So comment down below kung para kung alam niyo kung para saan to. Then yung isa pa nga pala, meron para magamit mo yung ito. Para magamit mo tong size ng socket na to dito. Ayan. Meron silang sinamang extension, converter, or extension na din, ito siya. So, ang normal niya, ito, mga ganito pala, yan, pasok siya dito nang walang extension. Then, pag ganitong mga maliliit gagamitin no, na usually dito nilalagay, meron silang sinamang extension or converter na yan. Bago siya pumunta dito. Yan. Okay naman siya. Ang downside lang niya, hindi siya makakapunta dun sa mga tight spaces na kailangan mo. Kasi medyo mahaba siya. So, mag-extend siya. Maganda sana kung meron tayong... maganda sana kung yung ganitong mga kaliit na socket, kakasya siya dito nung wala siyang extension. So, sa socket naman, meron din siyang... ito yung usual na 6 point sa metric niya meron siyang sa metric siya meron siyang 4mm hanggang 16mm yan 4 point siya tapos sa metric dun sa inches naman meron siyang 532 hanggang sa 916 tapos meron din siyang kasamang 8 point socket na from yung 1/4 516 tapos 38 yan. So pagkakaiba nila to 6 point, ito 8 point. Materials nung socket, masasabi ko lang sa kanya masyado siyang manipis. Hindi siya good para sa mga heavy stuff, heavy duty stuff. Meron pwede lang siya dun sa mga normal na mga maliliit na gawain pero yung mga kunyari magkakalas ka ng suspension, mga yung mga under chassis kasi meron kasing mga bolt na pwede to nakasya doon so hindi siya pwede doon yung mga hard stuff katulad ng mga seized bolts hindi siya pwede kasi ilan din na nasira akong ganito sa pag try na gamitin to sa seized bolts o yung mga bolt na kalawangin na hindi na matanggal so good news din naman kasi mas unang nasira yung ganito kaysa ganito. Itong ratcheting wrench. So, sobrang nipis niya.
napupunit to, kaya hinay-hinay lang kayo sa paggamit nito. Tapos ito pa nga pala, yung hindi ko na pakita kanina. Ito, for spark plug naman to, 21mm. Siguro ito yung sa mga lumang modelo, sa mga 4K Toyota engines, kasi yun pa lang naman nagagawa umakina. 21mm, pasok to dun. So, dun sa mga makabagong makina na, hindi na to pasok. So, bago ko tapusin yung video na to, pupunta tayo sa baba. Papakita ko sa inyo yung mga tight spaces na pwede siyang gamitan. So, itong mga ganitong tools na to, napaka-useful niya sa mga clamps na ganito. Kasi minsan hindi na to ma-tighten ng simple na screwdriver kasi tumatabsong na siya dito sa slot na to. So, pag meron kang ganito, matatighten mo pa siya kasi mas malakas yung kapit niya kaysa sa screwdriver. So, katulad nga nung sabi ko kanina, hindi mo siya masyadong magagamit sa super tight spaces kasi bago mo makabit tong ganitong socket sa wrench mismo, kailangan mo ng extension. So, yung mga ganitong spot na sobrang tight, hindi na siya makakapasok dahil ng extension. Pero yung mga ibang spot naman na hindi talaga kaya ng mga half-inch drive, kayang-kaya niya sa mga tight spots na mapupunta niya. Ito yung comparison niya sa normal na half-inch drive dito sa Iowan na ratchet wrench natin. So, malaki yung difference. So, makakapasok siya dun sa mga tight spot dun sa mga likod na yun na hindi kaya nito. So, to give you a comparison din kung ba't ko nasabing manipis tong socket nila. So, kukunin ko dito yung 12mm. So, ito yung 12mm niya. Tapos, ito yung kapal ng bakal niya. Ito yung normal na 12mm na 12-inch, half-inch drive niya. So, makikita niyo naman kung gaano kanipis. Yan ang pagkakaiba niya. So, ang masasabi ko lang sa product na to, dun sa budget niya, sa 250 to 300 pesos, good shit siya. Sulit na sulit ka pag binili mo to.